Sabay-sabay nating pasyalan ang puntod at balikan ng istorya ng dalawang magkapatid na magwad na walang awang tinapos ang kanilang mga buhay sa loob ng kanilang tahanan, na walang ibang tinuturing na salarin kundi ang kanilang ampon o ang itinuring nilang tunay na kapatid. Hi guys, welcome to my channel. Ngayon, nandito po tayo sa isang cemetery dito po sa North Cotabato. Oo. So I think it's sako pa ng Cotabato ang lang. Cotabato na ba 'to? Mm-hmm. Oo. So ngayon guys, isang trending or nag-viral po na magkapatid po ang pupuntahan natin yung puntod nila. Yung magwad. Oo, siblings. Sila po yung walang awang sinasabing pinatay or pinapatay ng isang nakilalang ampun lamang daw. So bukod doon, ikutin muna natin itong sementeryong ito para po ma-update ka. Ano ma-update ka? Hindi, I mean paki-like po bilang suporta at paki-turn yung bell on at saka mag-subscribe para po na-update tayo sa mga bagong video. So huwag na natin patagalin pa yung intro. Medyo nakakapangilabot na yung story po, ang nakakapangilabot talaga dahil biruin mo, no? Hindi natin alam kung ginawa natin ang mabuti, pero sa kabila ng lahat ay yun pala yung tatapos sa atin. Ba't parang may boses ng bata? No? Mm-mm. Tara, dito muna tayo guys. So ikutin na natin yung cementeryong ito sa part ng Cotabato. Meron kaming narinig kanina. Ano ba yung narinig natin kanina? Parang ano, diba? May boses na parang sumigaw. So, yan guys. Medyo, kung titignan nyo itong cemetery, okay siya. Magaganda yung ano niya, hindi masyadong creepy. Pero yung public dito, asa dapat daw ang public? Saan banda? Ah, siguro. Hindi naman ito public, parang private. Private ito eh. Yung pinaka-public, saan kaya? Dito sa kabila. Hmm? Wow. Ay, taray, may ano dito oh. Ano to? Tambahayan. Ang laki pala ng cemetery nito. A few moments later. Ah, may ano na kasi. Ay, ano na, abandon. Ano na, sinita na. Grabe, kinibog na pala yung mga yan. Pinangat na yung lakso. Ayun, nakatid na mo yun. So guys, ano dito, mga nitsu dito. Ayan o. Tinibag na halos lahat. Mm-mm. Kasi nga inilipat na. Ay, oo, wala na halos lahat. Ito po. Mm-mm. Alam. Ito, hindi ba? Eh, oh, yung iba, hindi. Hindi, meron ako doon nakita nga, ano, wait lang. So guys, habang ano, bago natin umpisahan yung vlog, gusto ko lang itry kung gagana tong ating ghost trap. Kasi alam naman natin, pagpatay na rin, may chance din daw na makadetect dito sa part na ito.
kung may madedetect na. So try natin. Kung meron ditong ano, ito hindi po siya 100% legit ha, itong mismong spirit talker na ito. Pero susubukan lang natin, baka merong connected na salita or doon sa story na madedetect po nito. Inuulit ko po, hindi po ito 100% legit at ito po ay ibang ginagamit lang din ng mga ibang vlogger na mga Ano muna tayo magsalita. Si Gwen. Tapos si... Ay, grabe. Ito sila, guys, oh. So, ito po yung magkapatid na magwad siblings. Yan. Si Chris Bill. Crizel, Gwen, Luis, tapos yung kanyang kapatid na ano, si Crizel at saka Chris Bill. Ah? So yun, may mga pictures pa po dito sa may gilid, oh. Yung nagpa-print sila, pati yung isa doon. Nakalak ba? Ah, hindi. So hindi na po natin malapitan mga master. Ay! Ano yun? Ha? Kabot to. Ha? Di ba mabahan naman sila lang doon? Ano ba? Ano yun yung... Baril ba yun? Oo. Pang ano? Pang langgam. Ah, pang... Pang... Pang ulo ng ibon. Pang ibon. Hinabahan ako. Kape pa more. So, ito na po, mga master. Ito yung puntod ng magkapatid na si Crizel at Crisville. Unang-una, tayo po ay nakikiramay pa rin po sa pamilya kahit po ito ay magwa 1 year na yata ng kanyang pagkamatay ngayon. Ang purpose naman po ng vlog na ito ay magbigay aral din sa atin. Kumbaga, yung story po nila, nag-share na maging mag-ingat sa mga tao na pwedeng gumawa sa atin ng ginawa na nga natin ng kabutihan sa kabila ng lahat, pero ang isusukli pa kawalang yaan. Oo, dahil lamang sa kanilang mga personal na gusto sa buhay ay tinapos o ipinatapos niya, at inamin din naman daw yata nung naging ampon nila na ang pangalan yata ay Janice, ang sinasabing pinaka-mastermind ng lahat. At may mga screenshot din, lalagay ko dyan sa screen, na nagsasabi na parang gusto yata talagang pumatay ng tao nitong ano. Kasi parang inspired siya dun sa alam niyo yung pelikula na The Orphan, mga master. So, ito po, lubos ang aking pakikiramay sa pamilya ng mayapang magkapatid na talagang gumulantang ito, mga master. Sa buong Cotabato, hindi lang po Pilipinas, nakarating din sa ibang bansa. Pinag-reactan din ito ng mga iba't ibang vloggers, ng mga nagba-vlog, at saka ng mga ano, yung story nila. Kasi as in, brutal po ang ginawang pagkamatay, ang pagtapos sa kanilang buhay, mga master. Unforgivable, parang hindi siya walang ano na patawarin yung gumawa para sa akin, ah. Dahil hindi nila deserve. Napakababait ng dalawang magkapatid na to. Pero ikikwento ko lang sa inyo saglit yung kanilang story regarding that. Ngayon, may ampon sila na nakilala lang nitong si Chris, si Crizel ni Gwen. Ngayon, yung ampon na yun at pangalan Janice daw ay sinasabi na nakiusap sa kanya na humingi ng tulong dahil nga kaysa maparawara ang buhay, nagbaka sakali na ano, dahil sa isang okasyon nag-meet sila noon nung ano, ilalagay ko dyan sa screen. Ngayon, ang nangyari is inano niya, pinakiusap niya sa kanyang mga magulang, which isang magulang niya ay teacher, at yung tatay niya ay teacher at yung kanyang mama ay principal. Yan. So
Yan, pinanganak si Crisel Gwen Magwad noong July 24, 2003 at pinatay po siya o namatay ng December 10, 2021, so magto 2 years po sa edad na 18 years old. Oo, ito namang isang kapatid niya na si Luis or si Boy ata ang ano sa kanya ay pinanganak naman ng March 19, 2005 at pumanaw ng December 10, 2021 sa edad na 16. So sila po yung itinuturing na magkapatid po. Parang isa sa kasaysayan ng natinapos or pinatay po ng kanilang ng isang ampon. Oo. Na kinukup nila. Syempre pag ampon, pinagandang word mo lang, kinukup po nila upang tulungan. Nagkaroon na pala ng ano guys eh, nagkaroon na ng history. Yung babae na pinakaampon na Janice ang pangalan is nagkaroon na ng history na parang ninakawan sila. Humingi na ng tawad. Yun yung unang pagkakamali na ginawa. Tapos sumunod, dahil nga doon sa pera na nawala daw, sumunod ay naulit-uli yata. Hindi ako nagkakamali. Ngayon, di umano, itong lalaki eh sa sobrang bait nitong si Boy ay pumayag siya na yung kwarto niya, yun ang ipagamit dun sa ampon o yung inampon nila na si Janice. Tapos nung ano yung mga 3 PM na raw, nagpost itong Janice. Oo. Ang pinost dun sa Facebook, mga master, yung mismong teka lang, medyo ano ako sa story eh. Nahihirapan ako mag internalize dahil sobrang ano, brutal ng ginawa eh. De, may kumalat na screenshot ng usapan na gusto nga talagang pumatay nitong babae na Janice daw. So ngayon, ang nangyari, nagpost siya sa ano, tulungan nyo kami, tulungan nyo ako at pinasok kami. May tatlong lalaki daw na nakamaskara na pinasok sila ng bahay. At kinuha daw yung... Teka lang po. Ano yung kumakalap? Baka may mga daga. At kinuha daw po yung mismong dalawang magkapatid na ito ng tatlong lalaki na kamaskara. At yun nga, tinapos na nga yung buhay dun sa sarili nilang... Sa sarili nilang pamamahay. So ngayon, mga master, ang nangyari... Pusa ba yun? So, dito tayo lang ba? So, ang nangyari mga master, nung time na pinasok na sila, nakapag-post pa yung babae, may mga emoji pa, di ba? Medyo kaduda-duda talaga yung pagkaka-post niya. Ang sabi is, tulungan nyo kami, pinasok kami. Ngayon, tinext niya yung papa ng dalawang magkapatid, yung tunay na papa nito. At pinapunta niya. Pagpunta noon, nung nakakalungkot na eksena, nakita na doon sa may pintuan nitong lalaki na wala ng buhay doon sa may malapit sa pintuan. Tapos yung isang kapatid niya na mababae doon sa may sala yata, kung di ako nagkakamali, doon sa may kwarto. Ngayon, pinagtaka lang ng mga polis, bakit pagpasok doon sa kwarto nitong si Gwen, yung Janice, bakit gulo-gulo ang kwarto? Tapos naabutan pa nila na bagong ligo itong si Janice. So ngayon, tinanong siya ng mga pulis, affidavit niya ang sabi is, kaya naman daw siya naligo dahil ang sagot niya ito medyo intriga. Bakit naligo ka ng time na yun na nakuha mo pang maligo, imbis na dumiretso ka na lang sa mga otoridad at magsumbong. Ang sagot daw nitong si Janice, parang nabigla po ako sa mga pangyayari. Parang ganun yata. At ginawa ko po para naligo na lang po ako. So parang unbelievable. Kasi kung hindi siya pinasok, bakit gulo-gulo yung bahay ng mga tawag dito? Para makita mo. Kung hindi siya pinasok, yung kwarto niya, bakit gulo-gulo yung kwarto? Tapos, ba't hindi siya yung pinatay or kung pagnanakaw yung ano? So ngayon, ba't nang huli, in the end, umamin ito na ipinapatay daw or parang siya yata yung pumatay din, yung babae, na yung Janice na yun sa magkapatid. Hindi pa siya pwede makulong that time dahil minor pa siya.
Parang mag-18 pa lang yung babae. Tapos ngayon, wala tayong balita kung ano yung nangyayari dun sa kaso. At ito pa, napanood ko lang sa isang vlog, ang tindi raw ng ginawa sa magkapatid. Yung babae, halos nakita raw yung mga picture sa morgue, nahirapan din daw yung mga nag-ano, yung mga nag-iimbalsa mo din na maayusin yung ano. Dahil halos matang raw po yung ulo ng biktima. Tapos, yung isa na, tapos yung kalahati yata ng mukha, sirang-sira. Parang I think, nakikita ko lang, kung sakaling may kinalaman nga, kasi parang inamin naman din itong Janice, yung pinakaampon, bakit sa mukha niya dinali ng dinali? Ano yung sobrang inggit mo? Wala namang ginawa sa yung magkapatid, yung kung sakaling ikaw talaga yung mapatunayan na ano, diba, na pumatay. So, nakakaawa mga master. Kaya ako talaga pabor, maibalik po yung bitay. Parang sigaw. Hindi ba? Hmm. Ano yun? So, ito na guys. Sila po yung magkapatid na magwad, siblings, na nag-trending. Halos sa buong mundo. Kasi, iba't ibang vlogger. Ito, dito sila inilubing guys. Tapos, ito po may mga pictures o dyan. Babae. Kaya mga master tayo, paggagawa tayo ng kabutihan, huwag sobra-sobra. Para sa akin lang. Isang alang-alang pa rin natin yung safety natin. Kung nagkamali na ng isa at dumalawa na at inulit-ulit pa yung paggawa ng kasamaan or may ginawa ng pagkakamali, huwag na nating pagbigyan pa ng chance. Kasi the more na pinagbibigyan mo din ng chance ang isang tao, masasanay at masasanay ito. Lalo na po sa umabot na sa ganyan, sarili nilang kumbaga magkapatid talaga ang kanyang ipinatumba, mga master. Ano daw? Ano butcher? Ay! Katay! Katay ba? Ano yung butcher sa Tagalog, guys? Ayan oh. You must leave. You must leave. Tara, pinapaalis tayo. Stop ko na. Bago na. Bakit pinaalis tayo? Mga master. Kaya may nakakalampagan. Pag sa mga ibang ghost hunter yan. Uy! Uy! Granddad. Granddad. Ano ba yan, G? Tara, tara. Ayun, G. Tara. Wash na ba to? Huwag mo nang ano. Samantala ay napatunayang guilty ang dalawa sa pagpatay sa magkapatid at nahatulan sila ng 34 years lamang na pagkakakulong. At mag-ingat tayong palagi sa mga pwedeng mangyari sa atin, lalong-lalo na sa pagtitiwala, mga master. God bless and see you again sa ating mga next vlog. Thank you.